Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ang ginagamit na confirmatory test para sa COVID-19 dahil kaya nitong matukoy ang virus sa katawan ng pasyente. Habang ang rapid antibody test o RAT ang siyang tumutukoy kung may nabuo ng antibodies na panlaban sa virus sa katawan ng pasyente. Kaya naman sa dalawang tests, RT-PCR ang ginagamit sa pagkumpirma ng COVID-19 cases. Ito ang ginagamit natin ngayon sa expanded testing. Pero paano nga ba ginagawa ang dalawang tests na ito? Para maisagawa ang RT-PCR at RAT tests, kinakailangang makakuha muna ng samples mula sa katawan ng pasyente. Ang RT-PCR ay gumagamit ng swab samples mula sa lalamunan at loob ng ilong. Mula sa nakuhang swab sample, matutukoy kung may presensya ng virus sa katawan ng pasyente. Samantala, dugo naman ang ginagamit para sa RATs. Sa nakuhang blood sample, malalaman kung ang pasyente ay nakabuo na ba ng mga antibodies na panlaban sa virus. Kadalasan, lumalabas lamang ang mga antibodies 7 araw o higit pa matapos magkaroon ng sintomas. Ang resulta ng RT-PCR tests ay makukuha sa loob ng 24 to 48 hours. Samantala, makukuha ang resulta ng RAT sa loob lamang ng 15 minuto. Kung nais mong magpa-test, kumonsulta muna sa aming telemedicine hotline o sa ating mga barangay health emergency response teams o BHERTs. Tandaan, hindi mabibili ng basta-basta ang mga RT-PCR at RAT test kits sa botika. Tanging mga trained healthcare worker o scientist mula sa mga specialized laboratory ang makakagawa ng RT-PCR test. Ang RATs naman ay maaari lamang gawin ng mga healthcare worker basta't may patnubay at gabay ng doktor sa mga ospital at lisensyadong health facilities. Sa parehong tests, ang doktor lamang ang maaaring magbasa ng resulta nito. Kung ikaw ay nagnegatibo sa RATs, huwag maging kampante. Anumang resulta nito ay hindi pa rin sapat upang matukoy kung ikaw ay meron o wala ng COVID-19. Kinakailangan pa din ng RT-PCR upang matukoy ang tunay na status ng isang pinaghihinalaang pasyente. Importante ring isaisip na ang pagiging negatibo sa RT-PCR test ay hindi nangangahulugang lagi ka ng ligtas laban sa COVID-19. Kaya naman mahalagang sundin ang ating health guidelines. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1-meter rule sa physical distancing, palaging maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari, ay mag-stay at home.